Hello guys, so welcome po rin especially sa mga newbies sa Airsoft Gen. Muli po, no, another game set review ulit tayo ngayong araw na ito. Ang pangalan ng game set na re-review natin, ito yung Gray Zone Indoor CQB game set. Balik ka po bukas na itong game set na ito guys, no, kaya magandang balita to para sa ating mga Airsoft player. Kasi nung nakaraan lang, no, mayroong bad news tayong natanggap kasi may nagsara na isang indoor game set. Ito ngayon, Bazaar War Zone. Medyo malungkot yung guys, no? Pero ngayon may bago na naman tayong pupuntang bagong game set at ito nga yung Gray Zone at ito nga yung re-review natin ngayong araw na ito. Bali, ang game set nito matatagpuan to sa may vicinity o sa loob mismo ng Fairview Terraces. Bali, mall to guys, no? Pag-aari to ng Ayala Mall. Actually, hindi naman talaga sa loob mismo ng mall, no? Sa loob siya ng parking area ng mall. Ayan, kumikita nyo guys sa video, no? Kumbaga yung parking area ginawa siyang game site. Bali yung buong parking area niya malawak po yan, napakalaki po niyan guys, no. Bali ang pwesto po niya nasa bandang second floor po yan, sa upper ground ng parking area ng mall na yan. At sa mga nagbabalak pumunta rito guys, no, lalo sa mga hindi familiar sa pangalan ng mall kasi katakot ako familiar sa ano, no, sa Fairview Terraces, no. Wasteable naman tong lugar na to. Kahit type niyo lang sa Waze niyo yung pangalan ng mall na Fairview Terraces. Kung magkukumute naman kayo, kung familiar kayo sa SM Fairview, alam ko maraming alam dyan, no? Kasi mas alam ko yung SM Fairview kaysa sa Fairview Terraces, no? Basta hanapin nyo na yung SM Fairview, tapos may kita yung bandang likod lang yan, o kaya likod ba o harap? May sa video may kita yung guys, no? Bali yan ang SM Fairview, tapos ito naman yung Fairview Terraces, kumbaga magkatabi lang yung mall na yan. Tapos hanapin nyo lang yung pinaka parking area nila sa may second floor, dyan po yung... Diyan po nakapwesto yung game site mismo ng Gray Zone. Speaking of parking area guys, no, hindi ko lang na-video, no, hindi ko lang na-picture yung parking area guys, no. Pero same din naman kung pupunta kayo ng mga mall, yun din yung pinaka-itsura niya. Tsaka kung titignan nyo yung game site, no, yan yung mismo itsura ng parking area. Pero sa mga pupunta rito lang sa mga naka-two-wheels o naka-motor na katulad ko, bali yung parking area natin sa bandang first floor lang po tayo. Tapos yung mga sa mga naka-four-wheels naman, yung mga naka-kotse dyan, ang parking area nyo naman is nasa, pwede rin sa ground floor, tsaka third, fourth, tsaka sa roof deck. Kasi yung second floor, yun nga, ginawa nga itong game set, no, yung buong second floor, kaya wala kayo paparadaan dun. Kaya doon lang, dumiretso na kayo ng third, fourth, o kaya sa roof deck, yun lang po yung pwede nyo paradaan sa mga nakakotse po dyan. At pagpapunta na kayo mismo sa may second floor, sa may mismong game site, iisa lang ang pwede nyo pasukan at iisa lang ang pwede nyo labasan. At yan yung elevator. Ay, no, kasi bawal po tayo pumasok sa loob mismo ng mall na may dalang airsoft. Medyo mikpit po dyan guys, no. Kasi unang-una wala namang reason para dalhin yung airsoft sa loob ng mall kasi ang game site sa labas po ng mall. Hindi naman kasi labas sa may parking area. Kaya doon lang po tayo pwede pumasok sa may elevator. Dyan lang po ang pwede natin papasukan. Kaya na po natin pwede labasan. Siyempre paglabas mo ng elevator, sasalubong sa inyo yung isang lamesa dyan. Yan yung pinaka-registration po nila dyan. Siya nga pala guys, no, bawal po rito ang walk-in. Kaya kung pupunta kayo rito, huwag kayo basta-basta pupunta, no. Kailangan magpa-reserve po muna kayo. Kasi limitado lang po ang player ang pwede pumunta rito. Based sa may-ari ng mall na to, ang pinapayagan na lang maglaro ito is 40. Max na po yun, max player na po yun, na 40 players lang po. Kaya dapat kung pupunta kayo rito, magpa-reserve na po kayo. Kumbaga pre-register na po kayo dito sa game site na ito. Ang game fee nga pala dito is 250 o 250 pesos po guys, no. Tapos ang chrono limit nga pala nila rito is 420 FPS dahil nga CQB lang to guys, no. Medyo malapit po ang labanan po rito. At saka ang dapat ang pinaka maximum weight po ng bibis nyo is 0.25. Huwag kayong gagamit ng 0.28 o saka 0.30. May timbangan po sila diyan pag natimbang yung bibis nyo na lumagpas ng 0.25, mayayari po kayo dyan. Punta na tayo sa pinaka mismong game site guys, no, sa pinaka itsura nya. Magsimula tayo dito sa may staging area o sa may safe zone. Ayun, kumikita nyo guys, no, yan po ang kanilang staging area. Kung makapansin nyo, wala pa masyadong lamesa, no, yung iba nakalatag na sa lapag yung mga gamit nila kasi nga ano pa lang tawag nyan. Dry run pa lang to kaya wala pa po masyado mga lamesa rito. Pero in the future daw maglalagay naman doon sila ng lamesa dyan. Pero sa mga ano dyan, sa mga may masasakyan dyan, pwede naman kayo magdala ng lamesa. Kumbaga magdala na po kayo lalo mga may mga lamesa dyan naman dyan na madaling-dalin. Yung mga folding
mga tutupin na lamesa tulad ng nakita sa video guys, ayun, may dala-dala sila mga sarili na mesa. Ay, ayan, nakalatag po sila dyan. Pero kung wala naman kayong lamesa, edi pagtsagaan nyo muna yung sahig. Doon nyo muna ilatag yung mga gamit yung guys, no? So, punta na tayo sa pinaka-gaming area guys, no? Ayun, kung makikita nyo, no? Kung anong itsura ng parking area na makikita nyo sa baba, sa ground floor. Ayan din picture niya sa may second floor. Ayan siya guys, no? Ano lang, same familiar sa mga parking area, sa mga mall, may mga poste. Ayan picture niya guys. Napakalaki po niya, no? Napakalawak po niya guys, no? Kumikita nyo sa video, ayan, may mga poste-poste po yan. Actually, poste pala, pwede nyo napagtaguan eh. Ang dami po niyan guys. At saka kumikita nyo guys, no, medyo konti pa lang yung taguan, yung mga paleta na nakalatag dyan, no, kumikita nyo guys, no? Kasi nga tulad sabi ko uli, parang dry run pa lang to, baka trial version pa lang. In the future naman daw, may balak nilang lagyan yan ng mga paleta, yung mga bakante dyan, no, sa mga paggita ng mga poste. Maglalagay daw sila ng mga taguan dyan, na dagdag na taguan. Tsaka may plano rin sila ng ano, no? Magagawa rin sila ng kill house sa may gitna ng area na yan. Kaya marami tayong abangan dyan sa game set na yan, no? Sa ngayon kasi, kung makikita nyo, parang plain pa lang siya. Wala pa siya masyadong taguan kasi nga, kakasimula pa lang magbukas nito. Kumbaga, marami pang madadagdag na mga taguan dyan sa game set na yan. So yan guys, no? Kumbaga, i-walkthrough ko muna kayo dito sa may parking area o game site na i-review natin ngayon. Ayan, kumikita kasi may meron naman nakalagay na taguan dyan. Ayan, tulad na kita nyo, may mga tawag dyan, container bin o drum. Ayan, makikita nyo dyan. Ayan, talagang makikita nyo. Actually, kahit di mo na kailangan lagyan ng mga yan, no? Kahit yung mga poste pala pwede na pagtaguan eh. Kasi kung sa video ko nung nakita nyo, medyo malayo yung piyasa, pero sa actual medyo malapit lang talaga yan. Parang malayo lang kasi tingnan dito sa video eh, no? Kaya yung mga poste palang sapat na, pwede na taguan yan, no? Pero siyempre, mas maganda pa rin yung mas maraming pwede pagtaguan talaga. Tulad ng lalagyan pa natin ng mga plywood o kaya ng mga paleta dyan. Mas gaganda pa siguro yan. Kaya lang medyo ano nga lang to guys, no? Medyo masalimulot nga lang to. Masalimulot ba tawag doon? Kasi nga yung game site nito, hindi to permanente na nakalagay dyan yung mga taguan na yan. Kaya medyo kawawa yung mga organizer, yung mga magpapano dyan, no? Yung mga nagpapalakad dyan. Kasi after ng game, ililigpit po nila yan. Hindi po pwede nakatambak lang dyan kasi nga ginagamit din po yung parking area niya. Kumbaga parang pinaperan mo yan every Saturday at Sunday. Parang ganun. O kung may schedule lang ng laro, dyan lang siya pwedeng gamitin yung mga taguan dyan. Pag after ng game o tapos na yung palaro nila, ililigpit po nila yan. Hindi po permanente yung mga taguan dyan. Kaya medyo mahirap sa part ng mga owner, no? Kaya sinasakripisyo na po nila yung hirap dyan basta makapag-enjoy lang yung mga maglalaro dyan. Kaya hands down sa mga marshal o sa mga organizer ng game site na yan. At siya nga pala guys, no, ang nagmamanage nga pala na itong game site na to, ito yung kung nakapaglaro na kayo sa The Fortress at saka yung sa mga compound, sila rin po yung nagmamanage dyan. Kumbaga yung mga marshal dun, no, yung mga organizer dun, sila rin po yung nagmamanage dyan sa game site na yan. Kaya lang yung nakausap ko rito yung isang sa mga organizer dyan, no, medyo nakakaparaw sila kasi nga iba yung style ng game na hinawakan nila dati, no, yung sa Fortress tsaka sa may compound. More on jungle daw po yun, more on outdoor games compared dito sa CQB. Kaya medyo nakakaparaw sila dyan sa pagpapalakad niya ng style ng game dyan sa may CQB niya, no. Pero in the future naman daw marami daw sila mga magaganda o mga exciting na scenario na ilalatag dyan sa game set na yan. So yan ang pinaka-itsura ng gray zone ng game site. Kumikita yung guys, no, medyo may kulang-kulang pa sa mga taguan kasi tulad na sabi ko kanina, ano pa lang to, dry run pa lang to. Marami pang pwedeng mabago dito, marami pa sila idadagdag dito. Actually may plano pa sila maglagay ng APS o yung airsoft practical shooting sa mga mil, sa mga practical shooting dyan guys, no. May isang pwesto dyan, may pagtatayon daw sila dyan, may plano sila dyan. Kumikita yung sa poster ayun guys, no, poster po sa Facebook page nila, ayan. So marami pa tayong abangan dito sa game set nito kaya panigurado magkakaroon pa tayo ng part 2 nito kaya part 3 o kaya abot pa tayo ng part 3 nito kasi marami pang i-update. Marami tayong i-update dito. Pag may nabago rito for sure babalikan natin para bigyan ko kayo ng update. At muli guys, no, sa mga nagbabalik pumunta rito, tulad sabi ko kanina, bawal ang walk-in po rito. Pre-registration po to guys, no. Pinakamagandang gawin dyan, isanapin nyo muna kanina pinaka-Facebook page. Ayan po kanina Facebook page guys, no. Ayan, no. Tapos i-add, magpa-add na po kayo dyan. Tapos i-message nyo yung pinaka-admin dyan. Tapos magtanong-tanong na lang po kayo dyan about sa
schedule sa mga rentals kung gusto niyo mag-rental siya, kung sa mga kung gusto niyo magpa-private game. Alam ko magpa-private game na po ata sila diyan eh. At ang ano nga pala nila guys, so ang schedule nga pala nila rito is every Saturday and Sunday. Actually, di ko pala kung permanent na yun. Alam ko, parang temporary pala nga yan. Sa ngayon kasi guys, no, pag ginagawa ko itong video na to, bali ang schedule kasi nila dyan, every Saturday, 12 p.m. to 8 p.m. ang schedule nila dyan. Tapos Sunday, pag Sunday naman, ang regular game naman nila dyan is 10 a.m. to 5 p.m. yan po pinaka-schedule nila. Alam ko marami pang mga bago dyan. Alam ko may barang sila magiging lagyan ng schedule ng weekdays o parang ganun. Basta marami pang mga bago about sa schedule o sa mga lalo sa mga itsura itong gameset na ito. No? At ito ang abangan natin sa mga susunod na review sa gameset na ito. Sa ngayon, ang ganito lang muna aking munting review about ito sa gameset na Grayzone. Ingat po and God bless po sa inyo lahat.